At talagang yung makinarya ng fake news, yung paninira kay VP Leni, yung paglalabas ng mga hindi totoong storya, eh talagang yan yung isang malaking challenge na kailangan naming banggain. Diba? Magandang araw sa ating lahat. Saan man tayo sa mundo, mga kapatid? Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga surveys ni Vice President Leni Robredo. Kasi meron akong napanood na isang interview kay Barry, yung attorney na spokesperson ni Leni Robredo. At sinasabi niyang kaya pa raw habulin yung mga surveys ni BBM. At sinasabi pa niya na puro kasinungalingan daw yung mga lumalabas na numero, mga kapatid, yung mga surveys na lumalabas. Puro daw fabricated, puro fake news, yung mga galing sa YouTube at saka Facebook. Kasi raw, malaki na raw ang investment ni BBM sa mga yon, kaya kaya pa raw nilang basagin yung mga numero ni BBM. Kaya mga kapatid, pakinggan natin itong pahayag ni Attorney Barry sa interview sa kanya sa Teleradyo. Pangalawa, yung kaninang paulit-ulit ko lang binabanggit, ang laki talaga ng naging investment at ang laki ng naging paghahanda ng makinarya sa social media. At sa panahong ito, di ba, na karamihan ng tao umaasa para sa kanilang balita sa YouTube o sa Facebook dahil, di ba, isa na lang ang ating malaking network. At sa nakaraang halos 2 taon, karamihan sa atin nakakulong sa bahay, hindi nakakalabas dahil sa lockdown. Grabe ito ah. Kung nagawa ni BBM na ipakalat ang kanyang plataforma sa taong bayan, ba't hindi nila nagawa samantalang lahat naman nag-lockdown ng 2 years? Ay ba't sinisisi yung lockdown sa mababa na umiro ni Vice President Leni Robredo? Talagang focus sa social media nung mga kampong ito ay nakatulong sa kanila. Pero yun nga eh, ako ang pananaw ko, kung ang makikita mo naman sa social media ay hindi batay sa katotohanan, kundi isang, di ba, fabrication, isang balita na sinasabi nga paulit-ulit ka din ni Attorney Howie, fake news, di ba? Hindi totoo. Eh kayang basagin 'yon. So yan mga kapatid, ang kanyang pahayag regarding sa mga numbers ni BBM, kayang-kaya daw basagin, mga fake news, hindi katotohanan yung mga numbers ni BBM. Bago po ipagpatuloy ang video ito ay gusto ko lang pong mag-subscribe kayo. Kung bago ko lang po kayo sa George R. Vlogs, pag-subscribe naman po ang aking video. At saka gusto kong pasalamat sa aking mga subscribers na sumusubaybay sa George R. Vlogs. Sa mga family, mga kaibigan, mga ka-BBM vloggers dyan. Mag-like na rin at saka i-share itong video ito mga kapatid para malaman ng mga ka-BBM natin na ganito ang magpahayag ang sa kabilang partido mga kapatid. So again, George R. Vlogs, huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment. Mayroon pong comment section sa baba. Sa Attorney Barry, medyo behind pa rin. No? Malaki yung yung puntos na lamang ni former Senator Bongbong at ni Sara Duterte. So ano ho ba ang strategy ngayon na sinusulong ng grupo ninyo somehow to medyo ilapit datos ninyo sa datos nila? Una, agree naman ako, malaki talaga. Wala namang makakapagsabi na hindi malaki yung kailangang habulin. Pero masayang-masaya kami dun sa numbers. At ang dahilan dito, simple lang. Malayo talaga, mababa talaga pinanggalingan ni VP Leni nung last survey. Sa huling Pulse Asia, she was at 8%. Ngayon, she's at 20, di ba? Plus 12, di ba? Mahigit doble ang tinaas ng kanyang numero. And alam naman namin mula simula, nung nagdeklara si VP Leni nung October 7, na malayo-layo yung aming hahabulin. Yung iba mga kandidatong kasabay namin, taunang naghahanda. At yung paghahandang yan, nahuli ko yung bandang dulo nung sinabi ni Attorney Howie,
kasama yung paghahanda at yung pag-establish ng makinarya sa social media, di ba? At talagang yung makinarya ng fake news, yung paninira kay VP Leni, yung paglalabas ng mga hindi totoong storya, eh talagang yan yung isang malaking challenge na kailangan naming banggain. Diba? So, moving forward, ang isa talagang bahagi ng strategiya ay talagang ilabas ang katotohanan. Maghanap ng paraan para mailabas yung katotohanan sa social media. Kasama na dito yung nakakatawang sabihin dahil more than five years ng vice president si VP Leni. Pero kailangan ipakilala siya uli sa ating mga kababayan. Ibig sabihin, palabasin yung ano ba yung totoo. Dahil ang madami kami nakakausap, ang sinasabi, hindi namin alam kung anong ginawa ni VP Leni. Ang aming alam, puro batikos lang siya. Eh, ang layo nun sa katotohanan. Talaga naman, mga kapatid. Sabi ni Atty. Barry, 5 years lang naunungkulan si VP Leni as a vice president. Tapos ipapakilala pa ulit sa mga taong bayan. Kasi ang sinasabi ng mga taong bayan daw, ang nakikita kay VP Leni, mga kapatid, wala siyang ginawa, kundi pang paninira lang kay BBM ang ginawa niya. Ay nako, talaga naman. Yon ang sinabi ni Atty. Barry, puro paninira lang daw kay BBM. Puro paninira lang kay VP Leni ang alam ng mga tao, samantalang vice president siya ng 5 taon mahigit. Paano mo papakilala ulit? Eh, vice president na siya, di ba? Napakababo naman ng rason yun. Ako, personally, ina-attribute ko yung 12% increase na napakataas sa numero ni VP Leni doon sa sipag ng ating mga volunteers na mula October 7 ay talagang in-embrace yung campaign at sila na ang nanguna sa pangangampanya para kay Leni Robredo. Oh, pero Atty. Barry, no, may dagdag lang bago magtanong si partner Tony. Kasi to catch up, no, with the numbers of BBM, feeling kasi at nakikita ko sa mga pagsusuring ginagawa ko rin na parang yung mga tao, marami pa rin yung undecided for now. And they're waiting for the right moment, let's say, kung magkaroon na ng mga debate. Doon nila makikita at magkakaroon. Yung nga sabi mo, kulang ng awareness sa mga track record or accomplishments si VP Leni. So, tingin mo ba o do you share that view na pag dumating na yung panahon na let's say na magkaharap-harap sila and then ay maipakita yung kanilang kagalingan as pagsagot sa mga issue pambayan. No? So, tingin mo the numbers or yung traction will in your favor? Tingin ko, at ito, hindi ito speculation. Batay ito sa nakaraang nangyari. Diba? Noong 2015, 2016, ganito rin ang sitwasyon. Pumahabol si Leni Robredo sa mga ibang kandidato. December 2015, malayo-layo pa siya dun sa mga frontrunners. Pero nung nangyari yung debate, gaya nga ng sabi mo, Sir Danny, diba? Klaro, nakita ng mga tao kung sino ang magaling, nakita ng mga tao kung sino ang meron talagang ibubuga. At sa dulo, 'di ba, kahit na close race, siya ang nagwagi, 'di ba? So kami confident kami na pagdating nung aktual na kampanya, kasi wala pa naman tayo doon 'di ba? Ito lahat ito, kumbaga preliminary pa lang 'to na banggaan, 'di ba? Pagdating ng aktual na kampanya at magkakaroon na tayo ng mga televised debates, magkakaroon na tayo ng mas puksigidong pagsusuri ng ating mga kandidato, lalabas yung totoong lakas ni VP Leni. At gaya nga na sinabi ko in 2 months umakyat siya ng 12 points. So 6 percentage points per month, di ba? Apat na buwan pa 'yan di ba? So kaya-kaya 'yan. So tingin mo tama lang yung momentum for now, na ibig sabihin the numbers will gain slowly, no, but surely, sabi mo nga, hopefully na magano na magiging takbo ng kampanya ninyo. Pero alam mo, kasi despite itong mga sinasabi nga ni Pangulong Duterte na he is a weak leader, na ito nga, umatras nga si Bongo, pero hindi, wala naman silang endorsement kay Bongbong Marcos. How come, sabi nga ng malaki pa rin daw ang numero yung in favor of Bongbong Marcos na sinasabi ni Tabunda ng Pulse Asia. So yun ang hindi niya maipaliwanag. Kasi yung 53% first time daw yata in
previous years na ganun kalaki ang makuha ng isang presidential candidate.